Welcome back sa aking channel. Pagkukwentuhan natin ang Slam Dunk Season 2. Ito po ay nabasa ko lamang sa isang site. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago natin simulan, intro muna tayo. Slam Dunk Chapter 94. Ipinakita ni Jorge Morshege ang kanyang lakas at taas sa pagtalon na nagawang talonin si Sakuragi sa pag-rebound ng bola. Ako ang tunay na hari ng rebound, parinig ni Morshege kay Sakuragi. Dahil dyan, umiinit na ang tatlong ace ng Shohoku. Ang score ng dalawang kuponan ay 10-4 at dito ay lamang ang Miho. At lahat ay puntos ni Morshege na hindi mapigilan ni Sakuragi. Ginawa na nila ang lahat. Kahit 3-point shot ni Mitsui ay madaling nabablock ni Morshege dahil sa taas nitong tumalon. Ang masama pa ay mas nanalo siya sa pag-rebound kaysa kay Sakuragi. Sa bench ng Shohoku, sa taas ng talon niya, kaya niyang pigilan ang 3-point shot ni Mitsui. Maging sa rebound, siya na rin ang naghahari, wika ni Inami. Anong dapat nating gawin? Tanong ni Haruko, samantala si Coach Anzai ay tahimik lang na nakaupo sa bench. Lumipas ang ilang minuto, tinatakbo na ni Sakuragi ang bola, nakaharang sa ilalim ng basket si Morshege. Sige, lalaking pula ang buhok. Subukan mo ngayon ang lakas ko, wika ni Morshege. Tumahimik ka! Tatalunin kita! Sigaw ni Sakuragi habang papalapit sa kanilang ring. Pagdating ni Sakuragi, tumalon siya ng buong lakas kasabay na tumalon din si Morshege. Ibinuhos ni Sakuragi ang lakas niya sa gagawin niyang slam dunk. At nang gamitin ni Morshege ang malaki niyang kamay para siyang pumatay ng isang lamok na sumisipsip ng dugo. Sa sobrang lakas ng bola ay tumama sa mukha ni Sakuragi. Mabilis na bumagsak si Sakuragi sa sahig kasabay ng pagpito ng refere. Intentional foul, white number 15, sigaw ng refere. Ang intentional foul ay isang foul na sinadya mong saktan o i-foul ang isang player. Napanganga ang buong manonood, subalit si Haruko ay unti-unting nagkaluha ang kanyang mga mata sa mga nakikita niya. Malakas na bumagsak si Sakuragi sa sahig. Agad na tumawag muna ng time out si Coach Anzai habang si Sakuragi nakadapang nakahiga sa sahig, hindi na gumagalaw. Isa kang basura, Hanemichi Sakuragi, wika ni Morshege kay Sakuragi na nakahiga sa sahig na hindi gumagalaw at iniwan si Sakuragi. Nilapitan ni Kenzo, Mitsui, Miyagi si Sakuragi. Ayos ka lang Sakuragi. Ang sama niya, tanong ni Kenzo. Sumusobra na talaga siya, wika ni Mitsui at inilalagay nila si Sakuragi papunta sa kanilang bench na may dugo sa kanyang ilong. Nang biglang, sandali, wika ni Sakuragi. Napahinto si Mitsui at Kenzo. Ayos lang ako, bitawan niyo ako, wika ni Sakuragi. Sakuragi, wika ni Haruko na may kunting luha sa mata niya sa sobrang pag-alala kay Sakuragi. Binitawan ni Kenzo at Mitsui si Sakuragi at dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang bench. Tahimik na umupo si Sakuragi na nakayuko ang ulo. Nakatitig sa kanya ang buong team. Nilapitan agad siya ni Haruko. Sakuragi, ayos ka lang. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin kung anong masakit, tanong na Haruko
habang pinupunasan niya ang dugo ni Sakuragi na nasa bibig at ilong nito. Hindi sumagot si Sakuragi sa halip. Tulala lang siyang nakatitig sa baba. Sa taas, nanonood si Namito. Sigurado akong ito na ang pinakamasaklap na pagkatalo ni Hanemichi. Wika ni Mito. Sobra na ang higanting yun. Napakalakas niya. Hindi siya mapigilan. Wika ni Yuji. Teka, sino yung babaeng todo asikaso sa unggoy na may pulang buhok? Tanong ni Kiyota ng Kainan. Girlfriend ni Hanemichi. Kapatid ni Gori Akagi. Sagot ni Noma. Ano? Napangiwing na wika ni Kiyota habang si Jasmine ay napaiyak din sa nangyari kay Sakuragi. Habang pinupunasan ni Haruko si Sakuragi, kinakausap niya si Sakuragi subalit hindi sumasagot nang biglang lumingon ang mata ni Sakuragi kay Haruko. Ha? Nagulat na reaksyon ni Haruko. Bakit ka umiiyak? Sinong nagpaiyak sa'yo? Mahinang boses na natanong ni Sakuragi na nakayuko ang ulo. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Haruko. Sinong nagpaiyak sa'yo? At hinarap ang mukha niya kay Haruko. Alam mo bang, ang pinakaayaw ko sa lahat ay nakikita kang ganyan? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Huwag ka nang umiyak. Dahil kapag nakita pa kitang umiyak, baka tuluyan na akong mabaliw ngayon. Sagot ni Sakuragi. Sakuragi! Gulat na reaksyon ni Akagi at ang mga nakarinig sa sinabi ni Sakuragi. Lumapit si Coach Anzai kay Sakuragi. Sakuragi, makakapaglaro ka pa ba? Tanong ni Coach Anzai. Siguro, magpahinga na muna po siya. Sagot ni Haruko, subalit, kaya ko pang maglaro. Sagot ni Sakuragi. Pero Sakuragi, pagtutol ni Haruko, ayos na ako. Huwag kang mag-alala. Huwag ka nang iiyak. Dahil baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sagot ni Sakuragi kay Haruko na nagulat si Haruko. Samantala, tumatawa ang buong team ng Miho habang pinapanood si Sakuragi. Hehehe, magaling ang ginawa mo, Hiroshi. Wika ng coach ng Miho. Napakalakas mo talaga, Hiroshi. Walang makakatalo sa'yo. Wika ng isang player ng Miho. Salamat. Sa susunod, tutuluyan ko na siyang pipisain. Nakangiting sagot ni Morishige. Subalit paglingon ni Sakuragi kay Morishige, nakita ni Morishige ang nanlilisik na mga mata ni Sakuragi. Tila ba mata ng isang demonyo? Unti-unti siyang pinagpawisan. Ano yun? Hindi niya ako matatakot sa mga tingin na yan. Wika ni Morishige sa kanyang sarili. Samantala sa taas, kung saan nanonood si Coach Tisoya at Ichiro. Malapit nang ipanganak ang pinakamalakas na basketball player. Wika ni Coach Tisoya. Naalala ko pa nang mag-1-on-1 kami ni Sakuragi. Ilang segundo lang nang maging Master of 5 position siya, subalit nagawa niya akong talunin. Sa stage na yon, para siyang nag-teleport sa sobrang bilis at napakalakas din niya. Kung magagawa niya ulit yon, siguradong mababaliktad pa ang game na to. Sagot ni Chiro Suzuki, ang ace player ng Takashita. Magsisimula na ulit ang laban, lamang na lamang ang Miho. Ang score ng dalawang kupunan ay 16-6. 15 minutes and 23 seconds na lang ang natitirang oras. Tumayo na si Sakuragi, subalit bakas ang pag-alala ng buong team sa kanya.
Papunta na ang mga manlalaro sa gitna ng court dahil foul si Morshige. May 2 shots si Sakuragi. Pumuesto si Sakuragi sa free throw line na napakadaling na ipasok ang bola sa basket nang biglang tumalon si Morshige para i-rebound ang bola, subalit biglang lumitaw si Sakuragi at nahunan niya si Morshige. Ano? Nagulat si Morshige. Maging si Tubirama na nasa taas ay nanlaki ang mga mata sa paglitaw ni Sakuragi. Ichiro, wika ni Coach Tisoya. Tama kayo, Coach. Nakangiting wika ni Ichiro. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!